Kabaitan. Baka si Sabahira talaga. Ano na ito eh? Diba, prone na natin itong kabaitan eh. Once na nandito ka na, hindi ka po pwede magsimamot dito. Kasi pag nakasimamot ka na dito, ibig sabihin, may problema ka. Diba, Sister Bibi? It's fine. Yeah. No? Kabaitan. Kailangan ka eh, tagalangin ka sa mundo. Eh, pagdating mo dito sa buhay ng Panginoon. It's just like that. Para naman, at least naigali mo yung iba na sumaya rin dahil may maliwala si mga tao. Hindi yung nag-aanyaya yung mukha mo na mabalit yung ibang tao. No? Kundi yung aura mo, eh ako pagbigay ng kagalangan sa tao. Kung sila man, eh hindi ka, hindi sila magdadalawang isip na, Alvaros, good morning, basta lang, wala ka pre. Kaya strike ka ngayon. Pero mga ganun ba? Medyo nakikita yung kabutihan at yung kabaitan. Ano ba itong kabaitan o kagandahan loob? Sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 5, dito sinasabi, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahan loob. Malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya sa talahin niyo yung ganyan, pagkamabuti sa ating kapwa, no? Yung ngayon maganda ang loob, ipakita nyo na ngayon. Dahil nga malapit ang dumating ang Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, hindi pa ngayon mabuti. Kawawa naman kayo, importiyos na kayo sa gawain. Nakikita na, nakikita ka doon sa ulam. Hindi ka kasama ng mga anghel. Nakasapit ka doon sa ulam. Pabalik ka na naman sa salimutan. Ang sama, no? Nakamamaya kung sa bus eh, lalala ko tuloy yung sa aeroplano eh, may nakasabit eh. Bigla siyang sinipa na ano eh, stewardess eh. Bawal ang sabit dito. Ang ginagaya ko sa isa eh. Aeroplano ito, ng kabaitan. So samantalahin natin ito. Ano ang magagawa natin? No? Ano ang magagawa natin sa maliit na bagay gawin natin? Dati nga, pag sumasakaya ko ng jeep, ayaw na ayaw ko yung doon na mata ko sa may malapit sa driver. Bakit ayaw nyo doon sa malapit sa driver? So, ginagawa tayong taga mo. Kaya ginagawa ko, pag wala pa ang jeep, ano ginagawa ko? Pag wala pa ang pasayro, huwag ka nakapila. Magpapayag mo na ako, at titikit ako dito sa unan. Bahala kayo dyan. Pero hindi. Kahit na lang sana sa pamamagitan nun, ipag-abot ako, ipapakita natin yung ating katapatan sa Diyos. At kailangan makita ng Diyos yun sa atin. At tayo'y sumusunod at gumagawa ng kabutihan at kakaunawa tayo sa ating kapwa. Yun ang kabaitan o pagandahan mo. At pag wala ka nito, kahit kapag may pera, pag wala ka ng kagandahan mo, malayo rin sa iyo ang mga kaibigan mo. No. Iba rin yung mabait tayo sa lahat ng oras at panahon. Hindi lang sa kapatid sa pananampalataya, maging lalo na sa wala kang mga pagkilala sa Diyos. Malang mag-iingat tayo sa ating pakikitungo sa kanila. Iba ka sa isang tagay, ikaw lulihan, ikaw na lang tatagay sa kanila. Ano? So, kailangan alam natin yung limitasyon. Alam natin kung saan tayo lalagay dahil hindi na tayo sa salibutan, no? Sa Diyos na tayo nabihin. Pangali! Likas na yun, pagka naging Kristiyano ka na,
marunong ka lang sumabay sa praise and worship song, tiyak yan may kabutihan ka na. No? Pag ikay lagi na po po yan sa prayer meeting, umaatid lagi sa Bible study, umaatid lagi sa practice ng praise and worship songs, eh pa may kabutihan ka na. Dahil kung wala kang kabutihan, wala kang pang tinatagay ng kabutihan, eh wala kang pakialam sa mga ganyan. Kung ikay na mamumuhay para sa sanglibutan. So ano ba yung kabutihan? Ito ba yung meron sa Pontic verse na sinasabi ng bunga ng Espiritu? Ani, kabutihan. Ang kabutihan ng kanya sa Pontic verse ay matatagpuan sa Galacia. Kabanata 6, talatang 9 hanggang 10. Anong sinasabi dito? Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. 10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Sa ating mga sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sino na ba nito ang humingi ng tulong sa kapatid at nabigyan siya? Minsan kasi meron tayong pangangailangan sa mga kapatid na utang ang umpisa. Tapos sumutangan, eh walang pala atin. Kaya minsan, ang impact nyo masama. Sabihin, kapatid ko ba naman yun sa pananampalataya? Hindi man ang belbuya kahit sa kayong bigas. No? Pero hindi ganun. Huwag naman maging ganun. Pag tayo Kristiyano na, yung kapatihan na yun, pag wala naman yung kapatid, hindi ka na pagkakasal, huwag na magtatampo. Dahil alam mo naman yung kalagayan din ng kapatid mo na mahirap. Hindi naman yun eh, tagawalis ng pera doon sa Banko Sentral. Ikaan nga sa Banko Sentral ka nagtatrabaho, hindi ka pwede makapag-prosment ng pera. Bakit? I-stand na paglabas. No? Huwag natin iwawala ang ating kapatihan. Kung wala man tayong may tulong, wala man may tulong sa ating kapatid, mayroon ba tayong may tutulong? Halimbawa, wala ka. Mayroon po. Idalangin tayo, idalangin natin siya na ang Diyos gumamit ng instrumento para sa kanya. Dahil malaki po ang nagagawa ng panalangin ng taong may pananampalataya sa Diyos. Pero kung nananalangin ka, hindi ka naman nanalangin sa Diyos, dahil huwag ka nang umasa na tatanggap ka. Eh, hindi ka pa rupos na nananalangin sa Diyos. Eh. Anong kabutihan ang inihintay mo sa Diyos? Kailangan maging tapagkas sa Diyos. No? Salamantalahin natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Patuloy tayong gagawa ng kabutihan. Maging anuman ang panahon, no? Sa hirap man at kasalanan natin, pag natin iwawala sa ating pagkakristyano yung paggawa ng mabuti. Pangpito, katapatan. Sino ba ang tapat dyan? Naligo na muna sa oras. Sino ba ang mga tapat na lingkod ng Diyos dyan? Isa lang ang antas ng kamay. Ba't gano'n? Alagahin. Parang ulo, parang may pwede kang nakawak-awak, ano? So, kaputihan, katapatan. Ang katapatan ay nakita mo ngayon sa Pontic verse bilang isa siya sa talagang bahagi ng kasulatan sa Hebreo. Kabanata 10, talatang 22. Anong sinasabi? Kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kaluluhan at matibay na pananalig sa Kanya.
Lumapit tayong may malinis na buhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, katatatan sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. No? Ano pa? Natapatan sa kalooban ng Diyos? May malinis na buhi dahil tayo na dalisay na ng tubig ng ating mga katawan. Matapatan sa kalooban ng Diyos. Pangulo? Pahinaunan. Sino ba din ang madalas magmura sa labas sa mahinaon? Sino ba ang inaaway dyan lagi sa labas at mahinaon pa rin? Sino ba dyan ang inaagawin ang inabubuhay, ang anak buhay? At mahinaon pa rin? Inaaway ka lang, mahinahon ka pa rin. Nagawal ka na, mahinahon ka pa rin. Tinisis-tinisis ka na, mahinahon ka pa rin. Pati kinabubuhay mo, inaagaw na sa'yo, mahinahon ka pa rin. Sasahurin mo na lang, hindi pa rin pagkakaloob ng ating mga ito ngayon. Pero ikaw, mahinahon ka pa rin. Dahil hindi lang tayo umaasa sa tao. Umaasa tayo sa Diyos. Hindi ka wala maging pagtingin ng mga employer natin sa atin. Ang Diyos ang hindi na nakakadap sa pamahilas natin. Maging sa financial man, maging sa spiritual, sa pangangailangan natin sa araw-araw, Diyos na nakakadap dyan. Kaya sa kabila ng nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, kailangan tayo ay mayroong kahinahunan, mahinahon lagi tayo. Dahil yan ang nais ng Diyos. At kapag mayroon ka ng kahinahunan, ibig sabihin, may bunga ka na ng Espiritu Santo. May bunga ka na. Ibig sabihin, hindi na nawawala ang kahulugan ng iyong pag-ibig. Dahil dito pa lang, mayroon ka ng tinatamasa. Amen? Amen. Ano ba yung kahinahunan? Sa ikalawang Timoteo, kabanatang dalawa, talatang 25. Mayroon pang Tagalog. May naawon niyang ituwid ang mga sumasalungan sa kanya. Sino bang ganito? No? May naawon niyang itinutuwid ang mga sumasalungan sa kanya. Baka sakaling sa ganitong para ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisin tumalikom sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan ang tinutuloy dito ay yung mga taga-pangasigun. Please, pamagitan ni Timoteo. Kasi sa pananampalataan talaga natin, hindi ang mawawala yung mga hindi naniniwala, hindi mabilib sa'yo, hindi mapalagay sa'yo, ano? Hindi palagay sa'yo. So, sila'y salungan sa iyong nalalaman. Subalit, ang iyong nalalaman naman ay bunga ng Espiritu. So, kailangan sa magitan ng ganyang diskusyon, ng ganyang sitwasyon, inaantong yung kainahunan. Pagpapatuloy ka lang sa paggabas sa kabutihan tungkol sa Panginoon, hayaan mo silang magpagsalita ng patungkol ng laban sa iyo basta ikaw mahinaan mo ginagampanan iyong tungkulin bilang tagapaglingkod o bilang lingkod ng Diyos. Amen? Simple kalaunan, para malaman yung pinagbanda ng huwi ang katotohanan. Ganun naman eh. Tayo naman ang unay. Kung hindi tayo kinukulit na mapatapatiran, hindi naman tayo mananampalataya na ganito ngayon at alubos. Tayo matigas din ang araw, hindi rin tayo naniniwala.
kainin mo. At hindi lang ba kainin, yung inaayawan mo, mag-share-share ka pa ngayon. At ipapahayag mo pa ang kabutihan ng Diyos. Pero po, pinagsasagahan po natin sila na wala pang mga alam na may kinakahinaunan. Hindi natin sila pinipilsala, ay, maniwala ka naman. Sinabi na eh. Natutuo, ba't ayaw mo maniwala? Kailangan sa ating pagpapahayag, lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Sa katotohanan ito, nakaligtasan natin ngayon, ay mayroon kayo kahinaunan. Kaya maging kaya mahinaon niyang ituwid ang mga sumasalawat sa Kanya. Baka sakali sa ganitong para ibigyan na sila ng Diyos ng pagkakataw magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan sa pagkakataw. Kailangan nagsatsaya tayo sa kanila na hindi pa tubos ng pananampalataya. Tayo ng mga lingkod ng Diyos ay dapat tinataglay natin ang kahinaunan. Kung ano ba sumasaluhan sa atin, hayaan natin sila magsalita at igalang natin ang kanilang karapatan. Basta ang malaka, gawin natin kung anong naayon sa kalooban ng Diyos. Ang siyam, nato na ba kayo? Ako, mayroon pa nito eh. Kasi ito eh, bunga pa lang ha. Wala pa yung uri. Ha, kailangan yung uri. Malaman niyo yung ito'y bunga pala ng Espiritu. So, siyap, pagsiyap na, tapusin ko na. Pagpipigil sa sarili. Ha? Ayun, mga kapataan, ha? Kailangan meron kayo pagpipigil sa sarili. Kapag hindi pa pwede, hindi pa pwede. Kung ano ang pangarap niyo, mangarap kayo. Hindi naman bawal na pagkaroon ng inspirasyon. Bawal pa pagkaroon ng inspirasyon? Hindi bawal. Dahil nakakatulong yun. Saan nakakatulong? Sa iyong pag-aaral. Sa iyong mga plano sa buhay pag meron kang inspirasyon. Pero higit na mahalagang inspirasyon, napaka-importante yung inspirasyon, higit sa lahat na inspirasyon ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Yung parang gawin natin higit na inspirasyon sa pangalaman. Dahil hindi yan magbibigay ng pagtubig sa ating buhay. Hindi yan magbibigay sa atin ng kasamaan. At hindi tayo isasadla ng kabutihan na yan sa kasamaan o sa kalusahan. No? Pagpipigil sa sarili, kailangan na kailangan natin. Kung hindi man natin mapigil ang ating sarili, manalangin tayo. Sabi nga niya ang Panginoon, mahina ang laban. Diba? Nagkita ng Espiritu, bakit mahina ang laban. Ito po, tayo ang ating matuloy dyan. Tayo maghanggang ngayon ay nabubuhay. Kaya nga hindi kaya tayo na ang bunga ng ito ng Espiritu na siya ay maging bahagi na ng ating buhay sapagkat para makamtan natin ng ating minimiti mahabog natin ang pamatayan ng kabanalan na ito ng ating tunay na paglilingkod no, pag siya, pagpipigil sa sarili makikita sa ikalawang Timoteo kabanata 4, talatang 5. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, no? Pagtisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng mabuting balita. Pagpigil mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. So ito ay pagpuntukoy pa rin sa ating mga tagapagpaglingkod. Maging mapagpigil sa lahat ng oras. Kaya sinasabi, hindi naman
dugot, kundi ng kabutihan ng lahat. Nagtuto pa lang sa kalooban ng Diyos. No? Baptisan. Baptisan mo ang kahirapan dumarating sa iyo. So ito ay likas na sa atin yung mga kahirapan ito. Araw-araw na natin naranasan ang mga kahirapan ito. At higit sa lahat, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga aral na mabuting balita. Tungkulin mo ang iyong tungkulin bilang tinatanglingkod ng Diyos. Sabi ni San Pablo kay Timothy, kasi sa ating pananampalataya, marami tayong kalaban. Kung wala man dito sa loob, nasa labas. Sa ating paglabas, marami ang gagalay tinagigit. No? Marami sasakmal sa iyo. So, ilang pangakas? So, sa pagkitig ko na lang siguro ito, ito ay may pito ang uri ng kaloob, na uri ng mga kaloob. So ito ay pito pa, no? Uri ng mga kaloob. Ito ay mga ano, kaloob ng Espiritu Santo. Uri ng mga kaloob. Saan makikita? Roma 12. Kung ikaw lang mayroon ng
ito hindi lang sa ating kaisipan, kundi sa ating alaman. Lumawak pa ito, ano? Nagnanasa tayo na ito'y lumago sa ating, ano? Sa ating pamumuhay bilang sa Kristiyano. Ang mga kaloob dapat nasahin